Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At eto na mga kabalita, kakapasok lang Pres Marcos biglang utos, Ari Roque napakagaling ipalit kay DOJ Remulla, Sona 2023. At yun, play na natin, wala naman ito. Tumulak na patungong Malaysia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon pong araw para sa tatlong araw na state visit. Sasamahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Pangulo, ilang mga cabinet secretaries at mga Pilipinong negosyante. Ayon ito kay Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs official na makipagkita si Pangulong Marcos sa hari ng Malaysia na si King Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah at Prime Minister Anwar Ibrahim. Inaasahan na tatalakay ng bagong sektor ng pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at ng nasabing bansa. Isusulong din ng Pangulo ang mas matatag pang kolaborasyon sa Malaysia para palakasin ang mga prioridad na sektor ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang na po dito ang agrikultura, seguridad sa pagkain, turismo, digital na ekonomiya at mas matatag na ugnayan. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development dyan sa Cordillera Region na mayroon ng nakapreposisyon na hanggang sa 51,039 family food packs sa mga warehouse ng rehiyon kasabay ng pagtataas ng tropical cyclone wind signal sa Luzon at maging dyan sa Visayas dahil sa Bagyong Egay. Base sa datos ng Department of Social Welfare, nasa 32,295 family food packs na nagkakalaga ng 38.7 million pesos ay nakapreposisyon sa pinamamahalang warehouse ng Department of Social Welfare and Development, habang natitirang 18,744 na family food packs na nagkakahalaga ng 13.97 million pesos ay nakapreposisyon na sa mga warehouse sa mga lokal na pamahalaan. Mayroong 10,734 na food packs sa probinsya ng Apayao, 8,834 sa Abra at 7,799 sa probinsya ng Kalinga, 2,645 sa probinsya naman ng Mountain Province at 4,354 sa probinsya ng Ifugao, kasama na ho rito ang probinsya ng Benguet na mayroong 16,673. Pagdating sa non-food items, mayroong 29,560 na nagkakalagaan ng 65.99 million pesos ang nakapreposisyon. Binabab ng non-food items ng o binubuo po ng hygiene kits, mga kitchen kits, mga tents at mga temporaryong shelter. Ito hong tinatawag na non-food items. Meron ding nakalaan standby funds na 4.44 million pesos para hudyan sa Cordillera at mga karating na probinsya. Sa iba pang mga usapin, pinayuhan ng Department of Interior and Local Government ang mga local government unit na gamitin na ang tinatawag na Operation Listo Protocols kasabay ng patuloy na paglakas nitong Bagyong Egay. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Ben Jarabalos Jr., makakatulong na malaki kung maagap ang pagpapatupad ng mga precautionary measures upang maiwasan ang anumang mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Sa ilalim ng Operation Listo, pangungunahan ng mga local chief executive ang paghahanda sa isang kalamidad. Agad ding inactivate ang mga hazard maps, pagbuo ng mga search and rescue team at mga search and retrieval team at clearing operation team. Sa ilalim pa rin ng nasabing protocol, agad nang ima-activate ang mga evacuation center at sa ilalim o isa sa ilalim ang mga ito sa inspection sa mga kagamitan na nasa pangangalaga ng mga nasabing evacuation center. Payo nitong si Secretary Avalos sa mga local chief executive, i-monitor na maigi ang sitwasyon ng kanilang mga lugar at agad magsagawa ng evacuation kung ito na ay kinakailangan. Samantala, binigyan din naman ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy na mawawalan ng connectivity ang mga individual na hindi nakapagrehistro ng kanilang subscriber identity module o SIM card pagsapit niya ng alas 12:01 ng Hulyo 26. Kapag na-deactivate na kasi ang isang SIM, sinabi ni Uy na mawawalan na mga ito ng access sa kanilang numero. Ang mga user ay hindi makakatawag o makakapag-text at mawawalan din sila ng access sa kanilang mga e-wallets. Kung matatandaan, noong Oktubre adjust nga ng nakalipas na taon, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 11934 o an act requiring the registration of subscriber identity module o ang SIM registration law. Batay din sa nilalaman ng batas, ang hindi pagrehistro ng umiiral na SIM card sa loob ng mga panahong itinakda dito ay magriresulta sa automatikong deactivation ng SIM. Ang na-deactivate naman na SIM ay maaari lamang na i-reactivate pagkatapos ng pagpaparehistro alinsunod sa nasabing batas. Pagdidiin pa ng kagawaran na layunin ng nasabing batas na protektahan ang mga mamamayan mula sa mga mapanlinlang na gawain na ginagawa sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono at text messages. Mainit-init pa ay kaninang mga alas 4 ng hapon ay nagkaroon po ng desisyon ang Appellate Chamber ng International Criminal Court na ibinabasura yung apila ni Solicitor General Maynard Guevara doon sa desisyon ng pretrial chamber na nagsasabi na pwedeng magpatuloy ng preliminary examination ang prosecutor laban doon sa War on Drugs.
Well, ako po ay talagang nakipagpanaya muna kay Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na ngayon po ay nasa China. Ang sabi niya, anong pakialam ko dyan sa ICC na yan? E sa mulat-mula, sinasabi ko na bilang isang malaya, independyente at suberenyang bansa, tanging mga Pilipinong hukuman lab at Pilipinong mga mahistrado o judges ang pwede maglitis ng mga kaso na nangyari sa ating teritoryo. No? Yan kasi ibig sabihin ng soberenya at ng jurisdiction. Yan po exclusive to the exclusion of everyone else. Kaya nga po, sa mulat-mula, ang sinasabi ni Presidente Duterte, lahat nung sa tingin nila ay naging biktima ng kanyang krimen, di umano, eh handa po siyang humarap sa hukuman, magsampa po kayo ng kaso, pero dito po sa Pilipinas, sa korteng Pilipino at sa mga huwes na mga Pilipino. Di ba nga po, ulit-ulit na sinasabi ni Presidente Duterte, mamamatay muna siya bago siya sumuko sa isang dayuhang hukuman at bago siya humarap sa isang dayuhang mahistrado. So malino po ang paninindigan ni Presidente Duterte. Kumbaga sa lengwahe ng aking henerasyon, maen pa. Malay niya, pakialam niya dyan sa desisyon ng ICC. Basta ang alam niya, tayo'y sumapi sa ICC dahil doon sa prinsipyo ng complementarity na hindi gagana ang ICC bilang court of first instance. Na ang first instance pa rin ay mga lokal na hukuman dahil kung hindi naman sila papayagan na sila maging court of first instance, eh malalabag yung soberenya at kalayaan ng mga bansa. At malinaw na rin po ang sinabi ni PBBM na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Alam nyo, yung ICC, ang kahinaan niya, wala siyang sariling police na magsuserve ng warrant of arrest. So sumasandal pa rin siya sa kooperasyon o pagtulungan ng mga miyembro ng Estado. Ay sinabi na ni Presidente mismo na hindi siya makikipagtulungan. So sino ngayon mag-aaresto kay Presidente Duterte? Hindi naman po pwede magpadala ng mga dayuhang pulis dito sa ating teritoryo dahil lalabagin naman nila ang soberenya natin kapag mayroong mga pulis na dayuhan na gumagawa ng kanilang katungkulan dito sa Pilipinas. No? Bukod pa dyan, sabihin na natin magpapatuloy ng investigasyon ang prosecutor. No? Ano namang ebidensya makukuha niya kung hindi makikipagtulungan ang PNP at ang NBI at ang mga piskal na Pilipino? Alam niyo po dito sa Pilipinas, ha, bago maisampa ang kaso sa piskalya, kinakailangan mag-imbestiga ang kapulisan. Ang kapulisan, napakadaming mga ebidensyang hinahanda. Yung SOCO report, kapag yan ay may patayan, yung scene of the crime report, no? Tapos yung mga physical evidence, tapos yung mga testimonial evidence, kung sino mga testigo, tapos yung mga circumstantial evidence, no? Yung mga CCTV. Sino magbibigay ng ganyang ebidensya? Hindi naman po pwede yung mga aktivistang mga kaliwa na nagre-reklamo ang siya magbibigay niya. Hindi nga yung kapanipaniwala. In fact, kapag walang police blotter at nagreklamo ka na may krimen, ang assumption ng batas, walang reklamong nangyari. Kaya nga, pag ikaw naging biktima ng krimen, kinakailangan ipablotter mo. Dahil pag hindi mo ipinablotter, wala kang, kumbaga, sasandalan na ikaw ay naging biktima. Dahil kung ikaw ay naging biktima ng krimen at hindi ka nagblotter, bakit? Ang tanong, no? Dapat kasi pag naging biktima, binablotter ka agad. Now, bukod pa dyan, wala nga mga ebidensya na tatayo sa hukuman. Paano ngayon uusad ang investigasyon? Hindi naman po pwede na sa pamamagitan lamang ng mga news reports ang mga ebidensya na gagamitin ng hukuman. Dalawa po kasi yan Yung preliminary examination at saka yung preliminary investigation. Yung examination, kahit anong sources po pwede para lang magsimula. Pero pagdating na doon sa formal na preliminary investigation, hindi po pwedeng hearsay. Ang mga newspaper reports po, hearsay lahat yan. So, hindi mo magagamit bilang ebidensya. Lalong-lalo na kung komplikadong krimen ang iyong pupruebahan. Hindi po madali mag-convict sa crime against humanity. Bakit? Kasi dapat mong ipakita na merong intensyon na targetin ang mga sibilyan dahil sila ay sibilyan bukod pa doon sa patayan na nangyari na dapat either systematic, planado, or maramihan. So napakadaming elemento po yan. No? So kung talagang hindi mag-iimbestiga ang pulisya, ang piskalya, ang NBI, anong ebidensya ang ihahain mo sa hukuman? Di ba po? Kaya nga po, nakakalungkot eh. Nagkaroon na kasi ng unang desisyon ng pretrial chamber na dahil napakadami namang krimen na po pwedeng imbestigahan at litisin ng ICC, huwag nang pag-aksaya ng panahon o ng pera yung mga sitwasyon kung saan nagsabi na mga bansa na iimbestigahan na hindi sila makipagtulungan o hindi sila magko-cooperate. Kasi nga, wala rin naman kahihitnan yan, yung ganyang imbestigasyon na walang kooperasyon ang lokal na estado. Nabaliktad po yung desisyon na yan. Ang sabi ng appellate tribunal, decision pa rin, call pa rin ang prosecutor kung gusto niyang mag-proceed sa preliminary investigation. Pero, hindi naman po nabago ha, yung katotohanan na kapag walang kooperasyon, napakahirap naman magkaroon ng formal na preliminary investigation. Anong gagamitin mong mga ebidensya? Propaganda ng kaliwa. Diba? Hindi naman tatayo yan sa hukuman. Pero ako po, sa bulat mula, wala po kaming kinalaman dyan sa apilang yan. In fact, kung ako'y kinonsulta, bilang abogado ni Presidente Duterte, sasabihin ko wag nagkasaya ng pera at panahon. Bakit? Unang-una,
Bakit ang Solgen ang siyang nag-apila? Bakit? Akusado ba ang Republika ng Pilipinas? Ang Solgen po, siya ang opisyal na abogado ng Republic of the Philippines. Nung tayo po ay nakipag-arbitrate labang sa China, Philippines, Republic of the Philippines versus China, talaga abogado natin Solgen. Pero dito po sa International Criminal Court, wala pong bansa na linilitis. Sa ngayon po, wala pang linilitis, wala pang iniimbestigahan. Kasi preliminary examination, preliminary investigation pa lang, wala pa pong mga personalidad na iniimbestigahan. So anong personalidad ng Solgen? E samantalang ang sulat naman ng ICC, naka-address po yan doon sa ambassador natin sa The Hague. So ang dapat talaga na sumusulat lang dyan sa ICC ay hindi ang abogado ng Republika, dahil hindi naman po involved sa kahit anong kaso ang Republika ng Pilipinas, kundi yung ambassador, dahil siya pinadalan ng sulat ng ICC. Diba po? Pangalawa, kailan lang nagsalita si Solicitor General kanina umaga? Abay, ang sabi ba naman, hindi daw siya optimistic doon sa apila. Bakit ka nag-apila? Ang masakit pa, mga kababayan, hindi naman pala siya optimistic, pessimistic. Alam niyang malabo. Bakit kumuha pa siya ng abogadong dayuhan na humingi pa ng budget? Totoo po yan, nakumpirma ko ngayon. Humingi pa ng budget para magbayad sa isang dayuhang abogado. Alam naman pala niyang wala namang kahihitnan yung apila na yan. Bakit kinakailangan pag gumastos ng kaba ng bayan? At siyempre naman, dapat may transparency. Magkanong binayad sa abogadong yan? Diba po? Dahil alam ko naman, humingi siya ng special budget dahil walang line item para dyan. Bakit nag-aksaya ng pondo ng kaban ng bayan sa isang apila na siya mismo? Alam niya, hindi siya pessimistic na magwawagi, na wala namang personalidad ang Republika ng Pilipinas. Hindi ko po sinasabi na walang remedyo. Pero ang remedyo talaga, pag meron na mga napangalanan, meron po talagang proseso sa ICC na tinatawag na confirmation of charges. Meron ng mga personalidad na napangalanan. At dahil nga po, noong mga unang panahon na pinag-uusapan itong Rome statute ng ICC, ang mga Amerikano sa mulat-mula ay sinasabi na tutol sila doon sa kapangyarihan ng isang prosecutor na po pwedeng sampahan ng kaso mga nakaupong presidente, and yet walang pananagutan. Kasi sa Amerika, ang mga prosecutors, halal ng taong bayan. So para nga maapis, maingal yung Amerika na sumapi, binago nila ang proseso. Para mabalanse ang napakakapangyarihang prosecutor, gumawa sila ng pre-trial chamber at lahat ng gagawin ng pre-trial chamber ng prosecutor dapat aprobado ng pre-trial chamber. So dyan po dudulog ang mga personalidad na pangangalanan ng prosecutor sa pre-trial chamber doon sa confirmation of charges. Dyan po, talagang iinganyuhin ko si Presidente Duterte mismo at yung mga iba pang mga personalidad na talagang magpadala ng abogado at questionin. Hindi lang po yung jurisdiction ng hukuman, kundi yung admissibility. Dalawang bagay po kasi yan eh. Sabihin na natin merong jurisdiction over the subject matter, meron din pong isa pang balaki dyan. Dahil nga po ayaw natin na malabag ang soberenya ng mga bansa, nandyan yung complementarity principle na sinasabi na po pwede lang magkaroon ng jurisdiction ang ICC kapag hindi gumagana or ayaw ng mga lokal na hukuman. So dyan po talaga ang balitaktakan. Dyan dapat magpapadala ng mga abogado, pero hindi po abogado para sa Republika ha, abogado ng mga personalidad na in-identify na at gustong isyuhan ng warrant of arrest. Ano mangyayari? Kung magpatuloy ng investigasyon at bagamat walang ebidensya, magpatuloy siya magsampa ng kaso at sabihin na natin na sabihin ng pretrial chamber na sapat ang ebidensya na may probable cause at mag-issue ng warrant of arrest. Wala rin po. Kasi wala namang pulis ang ICC na po pwedeng mag-aresto ng mga tao no, na mayroong warrant of arrest. Yan po ang kahinaan ng ICC. Nakasandal pa rin sila sa mga estado sa kanilang kooperasyon para arestuhin ang mga nasasakdal. At syempre, dahil ito'y kasong kriminal, kung hindi naman mahuhuli ang mga nasasakdal, hindi sila magkakaroon ang hukuman na hindi magkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng mga nasasakdal at hindi po pwede umusad ang proseso. Ang suma total, miski magkaroon ng warrant of arrest, sabihin na natin, kidating Presidente PRRD, dahil sinabi na ni Presidente Bongbong Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC, at sinabi na rin ni Justice Secretary Boying Remulla na hindi sila papayag na pumasok dito mga investigador sa Pilipinas dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa, nag-aksaya lang ng pera, oras, laway at pagod ang ICC prosecutor. Ngayon, alam nyo na kung bakit ang title ng ating Spokes Hour is ano ngayon kung binasura ng ICC ang apila ni Solgen? Basta kay dating Presidente PRRD, maen pa, malay ko, pakialam ko sa inyo, hinding-hindi kayo magkakaroon ng jurisdiction sa kanyang pagkatao dahil siya ay Pilipino, lilitisin lang ng kapwa Pilipino sa harap ng isang Pilipinong hukuman. Agree or disagree? At yan nga mga kabalita natin yung ilang mga patungkol na balita dyan na kung saan dito ngayong pananaad nga rito na kung saan dito mga kabalita natin yung pagpunta sa Malaysia ng ating Pangulong Marcos, no, tumulak na dyan sa state visit ng ating Pangulong Marcos dyan sa Malaysia, no. Dito nga upang syempre mas mapatatag at mapalakas pa ang relasyon dyan sa Malaysia at syempre yung pang-ekonomiya
no ng ating bansa eh talagang dyan eh mas kumuha na maraming syempre mamumuhunan sa ating bansa. At ito yung isa pa yung mga kahandaan syempre dyan sa pagpasok ng bagyo, no? At dito nga eh sinasabi dito syempre yung kanilang mga hakbang o mga ginagawa at syempre yung paghahanda, no, ng mga tulong, no, sa tatamaan nga ng bagyong ito, mga kabalita natin. At dyan yung pag-register ng SIM eh, tila nga ba mga kabalita natin eh, tuluyan na nga talagang ipatutupad at talagang eh, mawawala na ng access, no, yung mga SIM card na hindi nga nare-register pa, mga kabalita natin, na kung saan eh, maraming mawawala sa kanila at mawawalan nga sila ng connection, lalong-lalo na syempre yung mga e-wallet eh, tuluyan nga mawawala. Yan ang pananad dyan, mga kabalita natin. At ito pa yung mga ilang pahayag nga mula kay Spook Harry Roque nga, mga kabalita natin, mula dito kay Attorney Harry Roque, yung patungkol nga sa ICC na pilit o nagpupumilit ng pumasok dito sa ating bansa upang syempre kasuhan at imbestigahan ang dating Pangulong Marcos at syempre yung mga kasangkot sa kaugnay nga sa drug war ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan nga mga kabalita natin eh, tila nga ba eh, ang sagot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte eh, wala silang pakialam, no, sa ICC na yan. Yan ang sinasaad dyan. Anong pakialam niya dyan? At tila nga ba rito eh, nasupla, no, yung ICC kung saan eh, nais siyang habulin at ipakulong nga, mga kabalita natin, na kung saan ang ating bansa eh, tila nga ba eh, umayaw na dyan at tila nga eh, hindi na kasapi dyan sa ICC na yan. No? Wala nga pagtulong, no, na matatanggap, syempre, lalong-lalo na sa gusto nilang investigasyon. Eh, tila nga ba, eh, dito nga eh, nagsabi rin ng ating DOJ na si Remulla na hindi sila makakapasok sa ating bansa, no, para mag-imbestiga patungkol nga dyan, no, sa drug on war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At wala silang matatamong tulong o wala silang matatanggap na kahit anong ebidensya, syempre mula sa ating bansa nga, mga kabalita natin, na kung saan nga eh, hindi sila makakapasok rito at tila nga ba dito eh, nagsasayang lamang sila ng kanilang pera at syempre ng kanilang oras, no, sa pagnanais na pasukin ang ating bansa, no, upang imbestigahan itong naging drug on war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan nga eh, tila nga ba rito, mga kabalita natin, ang sinasade, tanging ang batas ng Pilipinas lamang ang pwedeng umusig sa kapwa Pilipino na may pagkakasala dito sa Pilipinas. Kung meron nga daw na gustong magsampa ng kaso laban sa dating Pangulo eh, talagang pwedeng kasuhan ito at kung nais nila eh, sampahan siya ng kaso. Yan yung mga ilang mga patungkol na balita dyan at mga ilang pahayag pa mula kay Attorney Harry Roque. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun mula, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito mula ang WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.